Labinang Pilipinang ginahasa at sinagasaan sa Kuwait dumating na sa bansa. Ambassador ng Kuwait sa Pilipinas nangako ng hustisya sa pamilya. 300 residente sa Malabon inilikas dahil sa sumingaw na chlorine mula sa isang warehouse. LTFRB nagbabala tungkol sa dalawang ride-hailing taxi app na Pulorum o illegal na nag-ooperate sa bansa. Imbestigasyon sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte muling bubuksan ng International Criminal Court. Justice Secretary Boying Remulla tinawag na insulto ang pasya ng ICC. At Paulo Contis, inilahad ang greatest fear daw niya bilang tatay. Lahat silang tatlo mahal ko, siyempre. Pero yung sa dalawa, yun medyo malalim-lalim na yung pag-uulan ko. Sa labas ng isang resto bar sa San Jose City, Nueva Ecija, makikita ang isang lalaki na binubugbog ng isang grupo. Pinagsusuntok din ang kasama nito pero nakatakbo papunta sa parking area. Bumagsak na ang lalaki pero hindi pa rin tumitigil ang grupo. Pilit na umaawat ang babaeng kasama ng biktima. Ilang saglit pa, bumalik ang kasama ng biktima na may dalang baril at isa-isang pinaputukan ang mga nambugbog. Isang patay at tatlo ang sugatan sa insidente kabilang ang nabugbog. Ayon sa pulisya, nagkainitan ng dalawang grupo ng mga nakainom dahil umano sa babae. Bumagsak na ang bubong ng bahay na yan ng masunog sa Atimonan, Quezon. Tulong-tulong ang mga bumbero at residente sa pag-apula ng apoy para hindi na kumalat. Sa kasamaang palad, na trap ang isang babaeng senior citizen at hindi nakaligtas. Sa ulat ng Bureau of Fire Protection, nasa labas ng bahay ang kasama ng matanda at naiwan siya mag-isa ng magkasunog. Tinutukoy pa ang pinagmula ng apoy at halaga ng pinsala. Hinay-hinay sa paggamit ng kuryente dahil ayon sa Department of Energy, maaaring tumaas ang singil sa Marso. Ang dahilan, ang maintenance shutdown ng Malampaya Deep Water Gas to Power Project sa susunod na buwan. Sabi ni Energy Undersecretary Rowena Guevara, habang naka-shutdown ang pasilidad sa February 4 hanggang 18, hindi ito magproproduce ng natural gas. Isa ito sa mga ginagamit ng ilang mga planta para makalikha ng kuryente. Dahil dyan, aasa muna mga planta sa alternatibong panggatong na mas mahal. Ang Meralco na power distributor hindi pa masabi kung magkano ang magiging taas singil. Pero ang tiyak daw, makikitang epekto niyan sa bill sa Marso. May reserbang supply pa raw, sabi ng DOE, at nakamonitor daw sila para tiyaking walang ibang plantang sasabay sa Malampaya shutdown. Ihanda ang bulsa dahil sa susunod na linggo, may aasahang taas presyo sa petrolyo pati sa LPG. Big time ang LPG price hike ayon sa industry source. Humigit kumulang 8 pesos kada kilo katumbas ng 88 pesos kada 11 kilogram tank. Sa petrolyo naman, ang tansya ng Department of Energy, mahigit piso ang maaaring dagdag sa kada litro ng gasolina at humigit kumulang piso sa diesel at kerosene. Ayon sa DOE, bunsod pa rin ito ng pagbubukas ng ekonomiya ng China na ikalawang pinakamalaking kumokonsumo ng langis sa daigdig. Nabulabog ng nakakasulasok na amoy mula sa tumagas na chlorine ang mga residente ng barangay Tinajeros sa Malabon. 300 ang nilikas, 8 ang naospital. May report si Katrina Son. Inabutan naming pauwi na ng ospital ang 3 senior citizen na ito na taga Tinajeros, Malabon. Kabilang sila sa 8 isinugod sa pagamutan dahil sa masangsang na amoy mula sa warehouse na ito. Alas 11 ng umaga na magsimula sila makaamoy ng chlorine. Naalarma sila at agad nag-report sa barangay. Sabi ko, chlorine yun. Nang pumasok na ako sa bahay namin, doon ko na naamoy na kako, iba na to. Sabi ko noon, sabi ko yung mga bata, palabasin nyo na. Yun, nagbababaan yung mga apo ko. May nagsusuka, may nahihilo. Ayun, yung isang apo ko nasa ospital ngayon. So nung una, mild lang yung amoy, na alarma na lang ako. Nung nakita ko yung mga bata sa tabi namin, na inuubo na, sumusuka na.
Nasa 300 residente raw ang inilikas. Sa firewall daw ng warehouse kumalat ang amoy. This area is ang business nila ay oxygen for breathing at saka oxygen for acetylene. So maybe sometimes they need this chlorine for cleaning something or for sa chemical na ginagamit nila for oxygen for something. Sa investigasyon ng BFP, matagal nang hindi ginagamit ang warehouse. Positibo rin na chlorine ang masangsang na amoy mula rito. Nag-positive naman po siya sa chlorine based sa ating water tester. Sa loob nga ng lumang warehouse na ito nanggagaling yung masangsang na amoy ng chlorine. At para mabawasan o mawala yung amoy na yan, may mga buhangin ngayon dito na siyang itatambak o itatabon doon sa parte kung saan nagkaroon ng leak. Agad namang nakipag-ugnayan ng BFP sa may-ari ng warehouse na wala pang pahayag sa ngayon. Mag-aalas 5 ng hapon kanina nang pabalikin na ang ilang mga residente sa lugar. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umalis ng buhay pero bangkay nang nakabalik sa Pilipinas ang OFW na si Julie B. Ranara na minaltrato at pinatay ng anak ng kanyang employer sa Kuwait. Muli raw isa sa ilalim sa autopsy ng NBI ang kanyang labi batay sa hiling ng kanyang mga naulila. May live report si Jamie Santos. Jamie! Maki 9:34 ngayong gabi nang lumapag ang eroplano ng may dala sa labi ng OFW na pinaslang sa bansang Kuwait. Nangako ang OWA na lahat ng tulong ay ibibigay ng pamahalaan para makamit ang hustisya para kay Julie B. Ranara. Isa rin daw ito sa hiling ng mga naulila ni Julie B. Kasama na ang privacy habang sila ay nagluluksa. Ayon kay OWA Administrator Arnel Ignacio, bibigyan ng kumpletong impormasyon ang mga taga-media sa lahat ng kalalabasan ng investigasyon sa sinapit ni Ranara. Para raw sa kapanatagan ng loob ng mga naulila ni Julie B., nais ng pamilya na sumailalim ang labi nito sa autopsy ng NBI. Dahil sa gagawing autopsy, sa linggo pa magsisimula ang lamay para sa kanya. May ginagawa ring hiwalay na pagsusuri sa kanyang mga labi ang Kuwaiti government. Gaya ng ibang mga nanay, ang nais lang daw ni Julie B. ay mabigyan na magandang buhay ang kanilang mga anak kaya nakipagsapalaran sa Kuwait bilang domestic helper. Asawa at kapatid ni Julie B. ang sumalubong sa kanyang labi sa international cargo. Kasama rin sina Senator Raffy Tulfo, OWA Administrator Arnel Ignacio, Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople. Makinagpaabot na ng pakikiramay sa pamilya ang ambassador ng Kuwaiti sa Pilipinas. Nangako siyang bibigyan ng hustisya si Julie B. at mapaparusahan ang pumatay sa kanya. Makikatatapos lang magbigay ng pahayag sa media ni Senator Raffy Tulfo at nais ni Senator Tulfo na magbigay ng strong message sa ibang bansa para maprotektahan at mapangalagaan ang ating mga OFWs na nagtatrabaho sa ibang bansa. Nais ni Senator Raffy Tulfo ng deployment ban para daw hindi na maulit ang nangyari kay Julie B. Ranara. Pag-aaralan daw niya ang lahat ng aspeto para matulugunan at mabigyan ng hustisya si Ranara. Nais rin ni Senator Raffy Tulfo na sumailalim sa matinding screening yung employers na kukuha ng mga OFWs mula sa ating bansa. At yan ang latest mula rito sa International Cargo. Balik sa Yumaki. Maraming salamat, Jamie Santos. Dagdag sa lead sa maaaring kinaroroonan ng nawawalang Cessna 206 plane. Ang isang magsasaka na nakita raw ang eroplano bago ito mawala. Makikita naman sa video ng isang pasahero na maayos ang weather condition habang sila'y bumabiyahe. May report si CJ Turida ng GMA Regional TV 1, North Central Luzon. Maaliwalas ang panahon. Malinaw na makikita mula sa himpapawid ang mga tanawin sa ibaba. Yan ang videong naipost pa sa social media at kuha raw mismo ng isa sa anim na mga sakay ng Cessna 206 plane bago maiulat na nawawala noong Martes malapit sa Naguilian Bridge sa Isabela. Ipinakita ito sa GMA Integrated News ng ina ng naturang pasahero. Kalit ng aeroplano nila no eh. Kwento naman ng isa pang kaanak na si Ronnie Manaday sa Super Radio DZBB. Kasama dapat siya sa biyahe, pero nauna raw siya nagkarating ng Kawayan, Isabela. At may nabook na ring schedule ng lipad sa ibang airline, kaya nahiwalay ng biyahe. Mas gustuin kong sumakay na sa Bangka from Cagayan to Makunakon kesa yung Cessna plane.
hindi stability yung weather dito na bigla-bigla dito may turbulence, ganun, kasi because of this terrain of Sierra Madre. Muling nagsagawa ng aerial at ground search ang mga otoridad sa Naglilian, Makonakon at Bibilacan sa Isabela. Gumamit ng telescope at nakipag-ugnayan sa mga katutubo para mas mapabilis ang paghahanap. Isang magsasaka ang nakakita umano ng puting eroplano sa bahagi ng Bibilacan habang papunta sa direksyon ng Makonakon Airport. Ayon naman sa Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, it turned right towards the Pacific Ocean, made a loop, and proceeded towards the mountain. Yung observation ng farmer, the aircraft disappeared in the clouds. Magpapalipad daw ang Air Force ng drone sa mga lugar na posibleng binagsakan ng eroplano. Tinayak naman ang Binuang Incident Management Team na ginagawa nila ang lahat para mahanap ang nawawalang eroplano at ang mga sakay nito. CJ Torida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umalagang gobyerno ng Pilipinas matapos payagan ng International Criminal Court na ituloy ang pag-iimbestiga sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Nakulangan daw ang ICC sa mga ginawang pag-iimbestiga ng mga otoridad sa Pilipinas para maging basehan ng tuluyang paghinto ng imbestigasyon ng ICC. Noong isang taon, hiniling ni ICC Prosecutor Karim Khan na ituloy ang inquiry na matatandang itinigil noong November 2021 sa hiling na rin ng Pilipinas dahil gumagana naman daw ang justice system ng bansa. Hindi pa raw nakakausap ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla si Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito. Pero sabi ng kalihim, insulto ang desisyon ng ICC. Hindi raw tamang manghimasok sila lalo't noong 2018 pa kumalas ang Pilipinas. Kakausapin din daw niya si Solicitor General Menardo Guevara para sa mga susunod na hakbang. Sabi naman ni Guevara, wala pa silang official copy ng ICC resolution. Pero gagamitin daw nila ang lahat ng legal remedies, kabilang ang pagdulog sa ICC Appeals Chamber. Giit din niya, dapat manaig ang ating sariling investigative at judicial process. At kahit may mga limitasyon daw sa legal system ng Pilipinas, gumagana pa rin daw ito. Si Guevara ang Justice Secretary noong nakaraang administrasyon. Hinimok naman ng Commission on Human Rights ang gobyerno na tingnan ang desisyon ng ICC bilang pagkakataon para patunayan ang commitment ng Administrasyong Marcos na magkaroon ng accountability sa mga issue ng human rights violation. Update naman sa kaso ng pinaslang na model businesswoman na si Yvonette Chua Plaza. Iniimbestigahan na rin ang mga isiniwalat daw niya bago patayin noong December 28. Sa isinapublikong screenshot ng usapan ni Plaza at ng social media personality na si Cian Gaza, sinabi ni Plaza na nagkaroon sila ng relasyon ni Brigadier General Jesus Durante ang itinuturo ngayong utak sa pagpatay. Binantaan din daw siyang papatayin kung hindi makikipagbalikan. Sinubukan na raw ng PNP Region 11 na imbitahan si Gaza para sa karagdagang testimonya. Hindi pa masabi kung ano ang sensitibong impormasyong nalaman ni Plaza. Pero sabi ng isang reliable source sa GMA Regional TV 1 Mindanao, video clip ito na may kinalaman sa trabaho ni Durante bilang commander ng 1001st Brigade. Restricted to quarters na sa Fort Bonifacio si Durante. Ang naging tauhan naman niyang kasabwat umano na si Corporal Romart Longakit, January 11 pa raw nawawala dahil dinukot umano. Patuloy ang paghahanap sa kanya ng 10th Infantry Division, pati kay Private First Class Rolly Cabal, na suspect din at nag-awol noong January 19. Wala pang bagong pahayag si Durante, pero dati na niyang sinabi na kaibigan niya ang biktima at kaisa rin daw siya sa panawagang hustisya para kay Plaza. Isang barkong pangisda ng China ang sinaklolohan ng Philippine Coast Guard, Eastern Visayas Command. Pitong Chino ang sakay ng barkong muntik nang lumubog sa bahagi ng Suluan Island sa Eastern Samar. Ayon kay Commodore Armand Balilo ng Coast Guard, apat na araw nang nasa laot ang barko. Nabutas daw ito habang masama ang panahon at maalon sa dagat.
Pagkatapos mahatak ang barko papunta sa Tacloban Pier sa Leyte, mag-iimbestiga ang Coast Guard kung paano o bakit napadpad doon ang mga Chino, anong ginagawa nila roon at kung totoo ngang mangingisda sila. Sa mga madalas mag-book ng taxi, huwag makipagsapalaran sa mga hindi otorisadong ride-hailing taxi app. Ayon sa LTFRB, dalawang ride-hailing taxi app ang illegal na nag-ooperate sa bansa. Yan ang InDrive na may operasyon sa 6 na lugar at ang Maxine na nasa mahigit 18 lugar. Sa imbestigasyon ng LTFRB, ang InDrive at Maxine ay mga kumpanya sa Russia pero walang lisensya at opisina rito sa Pilipinas. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa Department of Information and Communications Technology para i-block ang mga ito sa mga app store. Manghuhuli rin daw ang LTFRB ng mga taxi driver na mabibistong pumapasada sa ilalim ng mga illegal na ride-hailing app. Wag bibitiw! Malacanang nagbabala sa mga nag-aalok ng pwesto sa gobyerno. Paolo Contis may hiling sa mga anak sa kabila ng anyay mga pagkukulang niya. At ang scarecrow na tampok ng Bambanti Festival gawa sa daing sa pagbabalik ng State of the Nation. Yan ang kilos protesta sa Port-au-Prince sa Haiti. Makapal at maitim ang usok mula sa mga sinunog na gulong ng mga nagpo-protesta. Hinarangan din ang kalsada. Umabot ang protesta hanggang airport kung saan saktong papauwi na mula Argentina ang Prime Minister nilang si Ariel Henry. Umalingaw-ngaw rin ang mga putok ng baril. Ilan sa mga nagprotesta nagpakilalang mga pulis. Ipinoprotesta raw nila ang umano'y pamamaslang ng mga gang sa mga pulis. Noong nakaraang linggo lang, 10 pulis ang pinaslang ng mga gang. Arestado ang isa umunong hold-upper matapos hindi umubra sa mga babaeng empleyado ng isang remittance center sa Quezon City. Siya pala ang nasa likod ng serye ng pang-hold-up sa mga katulad na negosyo sa lungsod. May exclusive report si Emil Sumangit. Walang ano-ano'y pinasok na lang bigla ng isang lalaking naka-helmet ang pwesto ng mga teller sa remittance center na ito sa Baysa, Quezon City nito lang Lunes.
Sinimot niya ang nasa higit 20,000 pisong pera sa kaha, pati ang isang customer na nasa waiting area lang damay. Kita sa CCTV na pinapasok niya ang mga biktima, kabilang ang menor de edad na anak ng isang empleyado sa isang silid. Saka tumakas. Ang suspect na nadakip ng QCPD Masambong Police Station 2 kaninang umaga, makaraang mabigong hold-upin ang isa pang sangay ng isa pang money remittance center sa Roosevelt Avenue. Ipinakita ng QCPD sa GMA Integrated News ang nangyari. Sinapak siya. Nagpulong, matapang talaga. Mabuti talaga, mayroon silang ano eh. Lumaban. Hindi raw natakot sa patalim ang mga empleyada at pinagtulungan nila ang suspect na makikitang nanununtok pa. Natagatan yung kababayan natin. Hanggang nagpulong sila. Mayroon ko nga natin atawag na SBY point. Yung standby point namin na dito sa AR ng Barangay Muñoz. Yung pagtawag ng ating empleyada sa ating kapulisan, in 3 minutes, naka-respond po sila. Kaya nahuli po yung suspect. Ayon sa QCPD, ang suspect na si Mon Argel Bacoy ang nasa likod ng hold-upan sa mga remittance center sa lungsod. Itinanggi ito ng suspect. Dati na po ko pinagbintangan ito. Hindi ko po talaga ginawa ito. Hindi kilala ko nung teller. Sa korte na lang po magsasaltat. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagsalita na si Paulo Contis tungkol sa ilang issues sa pag-ibig at mga anak. Throwback vibes with something new naman ang peg ng anniversary concert ni Christian Bautista bukas. May report si Lars Santiago. Parang tanda ko na. Sa Fast Talk with Boy Abunda, nag-open up si Paulo Contis tungkol sa kanyang love life. Lahat naman ng pwedeng gawin para isave ang relasyon, ginagawa ko yun. Fact is, lahat ng mali ko, alam ko. Kaya ako nag-sorry. Kaya nga ako lagi nagsusorry. Sinagot din niya ang mga tanong kung binibisita niya ang tatlong anak o nagbibigay siya ng sustento. Dalawa ang anak niya kay Lian Paz, habang isa kay LJ Reyes. Dun sa sustento issue, hindi. I don't give. Again, I had my reasons why. But I'm saving for them. I have some savings for them that hopefully one day I could give them straight. Greatest fear daw ni Paulo, ang tuluyang magalit sa kanya ang mga anak. O gusto kong bumawi sa dalawa. Yung kay Summer, biglaan kasi. Lahat silang tatlo mahal ko, siyempre. Pero yung sa dalawa, yun, medyo malalim-lalim na yung pag-uulan ko. So hindi ko sila masisisi. And, you know, I would like to take this opportunity to tell Lian and John, thank you for doing a great job sa mga bata. Kay Summer, ayun, may miss ko siya. Kasi, sobra. Kasi yung pandemic, lagi kong kasama yon sa taping, so. Tapos biglang naputol. Pag uwi ko galing, sorosugon pa, alis na sila eh. Hiling niya raw sa mga anak. Maging magkaibigan lang tayo, eventually. Okay ka yung na doon. Civil lang. Huwag lang galit. Hindi ko kailangan mahalin nila ako. Kasi hindi ko yun masisisi. You make me believe that there's nothing in this world I can't be. Bukas na ang The Way You Look At Me concert ng Asia's romantic balladeer na si Christian Bautista. Alay niya raw ito sa fans na palaging all-out ang suporta at tiwala sa kanya. Patunay anya ang dalawang dekada niyang successful showbiz career. May throwback vibes, pero may something new rin daw sa concert. Some of the songs nire-rearrange namin para may bagong flavor ng konti. Changing some of the endings, some of the intros. Lars Santiago, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Simula bukas, mapapanood na sa TV at online channels ng Kapuso Network ang 32nd Dubai International Basketball Championship. At ang isa sa mga dapat abangan ang pagsasama-sama ng ilan sa pinakamahuhusay na basketball players ng bansa.
Kabilang sa koponan ang tatlong imports na dating NBA players na sina Nick Young o Swaggy P, Reynaldo Bachman at Shabazz Muhammad. May mga bigating manlalaro rin ng UAAP tulad nila Jerome Lastimosa, JD Kagulangan, BJ Andrade at Inan Fornelios. Gayun din ang mga NCAA stars na sina Season 98 MVP Will Gozum at Benil Blazers star rookie Migs Ogzon. Excited ding dalhin ang watawat ng Pilipinas sa Dubai ang Philam US College basketball star na si Cedric Bearfield. Maglalaro rin sa koponan sina Kevin Kiambao, Justin Baltazar, Francis Lopez. Mula sa basketball practices hanggang sa tune-up game, bigay puso ang tinaguriang strong group na siyang pambato ng Team Pilipinas. Ang 32nd Dubai International Basketball Championship ay mapapanood sa GTV sa January 28, February 4, 11 at 18 ng 6:15 p.m. Sa GMA naman, mapapanood ito sa January 29, Feb 5, 12, 19, tuwing alas 10 ng umaga. Gayun din sa online sa GMA Sports YouTube channel. At para naman sa mga kapuso natin abroad, mapapanood nyo yan sa mga GMA International channel. Mga scarecrow na may iba't ibang bihis ang ibinida sa muling pagdiriwang ng Bambanti Festival. Pero may isang scarecrow na dinaig ang iba dahil sa daing ito gawa? Pusuan na yan sa report ni Oscar Oida. Sa makeshift village na ito, bida ang mga scarecrow mula sa baon ng niyog, baging at mga kawayan. Tampok nila ang mga produktong Tatak Isabela sa pagdiriwang ng Bambanti Festival. Pero sa bandang ito, may scarecrow na malayo pa lang nakakaagaw na ng pansin. Dahil sa amoy nito, tsak iyong hahanapin. Mula paa hanggang buhok, parang daing! Nangangamoy yan kagabi. Pati tuloy netizens tila gustong makitikim. Parang gusto ko na lang magbaon ng rice at kamatis. Sabi pa ng isa, kanin na lang kulang. Iba naman ang inaalala nitong isa. Pakibantayan po ang mga pusa. Nakakagutom naman ang sapsap na yan. Dried sapsap ang pangunahing produkto ng Dinapige Isabela. Kaya para sa kanilang entry sa Giant Scarecrow, ito ang kanilang ginamit. Seasonal po kasi siya, so medyo madalang po yung paghuli. Habang papalapit po yung Bambanti Festival, nag-ready na po kami ng mga magagamit na sapsap. Nasa 45 kilos ng pinatuyong sapsap raw ang kanilang nagamit. Mabuo lang ang isulturang tinawag nilang Queen Scarlet. Pero sorry po, di po pwedeng kainin. Sinigurado kasi nilang rain or shine man, hindi masisira ang scarecrow. Tulad na lang daw ng mga taga Isabela na despite all of those calamities or trahedya, parang still nakatayo pa rin po siya. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang mga balitang dapat ninyong malaman, sumasalamin sa katotohanan sa ating bayan. Sa ngalan ni Ato Maraulio, ako si Maki Pulido. Ito ang State of the Nation.